Pamilyar ba kayo sa katalog o brochure ng Avon, mga kasangkay? Yung pag kiniskis mo, malalaman mo yung amoy ng mga binibenta nilang pabango. Tapos yung mas madalas pa tayong mga lalaki tumingin sa page ng bra at panty kahit di naman tayo bibili nun. Naging biruan nga na yung ibang brochure daw, pag binalik, ay dikit-dikit na yung mga pahina. Pero nitong mga nakaraan ay nabasa ko yung mga comment tungkol sa pagka-bankrupt daw ng Avon. At gaya ko ay siguradong marami rin sa inyo ang gustong malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Avon at kung totoo nga ba na nabankrupt na to. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Avon sa founder nito na si David McConnell. Nung simula ay door-to-door salesman si McConnell ng mga libro sa New York. Bagamat libro ang binibenta ay may dala rin siyang sample ng mga pabango na ipinapamigay niya bilang regalo sa mga bumibili sa kanya ng libro. Sa pagbabahay-bahay ay napansin niya na karamihan ng mga customer, lalo na yung mga babae, ay mas interesado sa mga sample ng pabango na dala niya kaysa sa mga binibenta niyang libro. Dito niya rin napansin na marami sa mga babae na to ang magaling sa sales talk at malaki ang potensyal na maging taga-benta. Kaya noong 1886 ay nagdesisyon si McConnell na huminto na sa pagtitinda ng libro at mag-focus na lang sa paggawa at pagtitinda ng pabango. Nagsimula siya sa isang maliit na opisina sa New York at ginawan niya ng sariling brand ang kumpanya na tinawag niyang California Perfume Company o CPC. Nakasentro ang kumpanya sa mga fast consumable goods na direktang ibinebenta sa mga consumers o yung tinatawag na direct selling. Si McConnell mismo ang gumawa ng mga pabango at kinuha niyang sales agent ang mga babaeng customer niya dati sa libro. Kakaibang business model to nung mga panahon na yon, pero naniwala si McConnell sa kakayahan ng mga kababaihan at sa pagbibigay ng oportunidad sa mga to. Noong 1939 ay pinalitan ang pangalan ng California Perfume Company sa kilala na natin ngayon na Avon. Nung nagtitinda pa lang ng libro si David McConnell ay nakilala niya na ang 50 anyos na may bahay na si Persis Foster Ames Albee o PFE Albee. May tindahan noon si Albee kaya ginawa siyang reseller ng mga libro ni McConnell. At nang itinayo ang California Perfume Company ay ni-recruit ni McConnell si Albee bilang kauna-unahang sales representative ng kumpanya. Naging malaking bahagi si Albee sa naging tagumpay ng Avon. Dahil sa usay niya sa pagbebenta ay nagawa ng Avon na magdagdag pa ng mga produkto maliban sa mga pabango. Di nagtagal ay nagbenta na rin ang Avon ng mga shampoo, toothbrush, iba't ibang klase ng cream at iba pang mga household items gaya ng carpet cleaner, spot remover, machine oil at marami pang iba. Si Albee rin ang nag-recruit at nag-train ng iba pang mga Avon ladies. Sa loob lang ng 6 na buwan nang magsimula ang kumpanya ay mayroon ng 100 sales representative ang Avon. At makalipas ang 12 taon ay nakapag-hire at nakapag-train na si Albee ng tinatayang nasa 5,000 Avon ladies. Naging bahagi si Albee ng Avon sa loob ng 25 taon hanggang sa magretiro to dahil na rin sa katandaan. Namatay si Albee noong 1914 sa edad na 78. At bagamat hindi niya na naabutan yung naging pangalan ng kumpanya na Avon, ay siya ang tinuturing na pinakaunang Avon lady sa kasaysayan. At bilang pagkilala sa mga nagawa niya para sa kumpanya, ay ipinangalan sa kanya ang iba't ibang papremyo na binibigay ng Avon sa mga top seller na Avon ladies. Noong 1997 ay gumawa ang Mattel ng mga exclusive edition Barbie doll bilang pagpupugay kay Albee. At nung mga panahon na yon ay binibenta lang ang mga Albee Barbie doll sa mga pinakamahuhusay na Avon sales agent. Hindi lang naging importante si PFE Albee sa kasaysayan ng Avon, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga kapwa niya babae na magkaroon ng oportunidad na kumita at maiangat ang estado sa lipunan. Musik.
Dahil sa sipag ng mga Avon Ladies ay nagpatuloy pa ang tagumpay ng kumpanya sa pagpasok ng 20th siglo. Nakilala ang Avon dahil sa kakaiba nitong direct selling system. Pumatok ang door-to-door selling ng mga Avon Ladies na namimigay ng mga brochure para ma-market ang kanilang mga produkto. Dahil sa tagumpay ng Avon ay nagsimula na rin itong mag-expand sa international market. Noong 1914 ay nagsimula ang operasyon nito sa Montreal, Canada. Sa pagtatapos ng 1920 ay nag-ooperate na ang Avon sa 40 estado ng Amerika. Lalo pang sumikat ang Avon noong mid-1940s nang matapos ang World War II. Dahil katatapos lang ng giyera ay maraming may bahay ang naghahanap ng mapagkakakitaan nun. Kaya pagpasok ng 1950s ay halos dumoble ang mga nagbebenta ng Avon na nagdala rin ng malaking kita sa kumpanya. Noong 1954 ay inilabas ang unang Avon commercial kung saan napanood ang sikat nitong slogan na Ding Dong, Avon Calling. Sa parehong taon din nag-expand ang Avon sa magiging pinakamalaking market nito na Latin America. Noong 1954 ay nagsimula ang operasyon ng kumpanya sa Venezuela at Puerto Rico. Noong 1957 ay pinasok ng kumpanya ang European market sa pamamagitan ng subsidiary nito sa United Kingdom na Avon Cosmetics. Noong 1969 naman pinasok ng Avon ang Asian market nang nagsimula ang operasyon nito sa Japan. Noong 1990, ito ang unang major cosmetics company na nagmanufacture at nagtinda sa China. Avon din ang pinakaunang American beauty company na nakapasok sa East Germany noon ding 1990. Pagdating ng 1992 ay umabot na ang sales ng Avon International sa $2.25 billion, higit na mas malaki sa $1.41 billion sales ng Avon US. Kaya noong 1993 ay ito ang naging pinakamalaking direct seller ng mga beauty products sa buong mundo. Mas malaki na nga ang kinita ng Avon sa labas ng US dahil na rin sa patuloy na pagsikat nito sa international market. At isa ang Pilipinas sa mga bansa kung saan sumikat ang brand ng Avon. Wala pang Avon sa Pilipinas ay namamayagpag na ang beauty company na Beautyfont Incorporated. Noong early 1960s ay itinatag ng diplomat na si Jose Tabora ang Beautyfont na nakuha niya ang ideya noong mga panahon na nakabase siya sa New York. Dito ay maraming may kayang Pinay ang nagpapasama sa kanya sa isang sikat at mamahaling cosmetic brand para lang magpagawa ng mga cosmetics na babagay para sa balat nila. Naisip ni Tabora na kung yung mga babae na to ay pumunta pa sa US para lang magpagawa ng cosmetics, ay siguradong marami pang Pilipina ang gusto ng ganito kaso wala lang pera at oras. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas ay nagdesisyon si Tabora na maging full-time na negosyante at itinatag ang Beautyfont, isa sa nagpioneer ng direct selling sa bansa. Sumikat at naging matagumpay ang mga beauty products ng Beautyfont noong 1960s at 1970s. Nakilala rin ang kumpanya dahil puro babae ang mga staff nito. Hindi ko na inabot yung Beautyfont mga kasangkay, pero baka yung mga nanay at tatay natin ay pamilyar pa sa mga produkto dito gaya na lang nitong Lord Wally na mukhang kahoy yung lalagyan. Sikat daw to noon, napabango ng mga tatay. Kayo ba mga kasangkay, pamilyar ba kayo sa Beautyfont? Ano yung mga alam nyong produkto nila na sumikat noon? Pakishare naman sa comment section sa baba. Kasagsagan ng tagumpay ng Beautyfont noong 1978 nang binili to ng Avon at nirebrand bilang Beautyfont by Avon at kalaunan ay nakilala na bilang Avon Philippines. At kung lumaki kayo noong 80s hanggang early 2000s ay siguradong inabot nyo rin yung kasikatan ng Avon. Nagtinda rin kasi yung nanay ko noon ng Avon mga kasangkay kaya halos pakalat-kalat lang sa bahay yung mga brochure ng Avon. At gaya nyo ay isa rin ako sa mga natuwa nun sa pagbubuklat ng brochure at pagkikis-kiss sa mga page na may nakalagay pa na rub here para maamoy yung mga sample ng pabango. Ilan sa mga naaalala kong mabenta nun ay yung Sweet Honesty, Forest Interlude, Imari at sa mga lalaki naman yung Black Suede. At hindi lang pabango dahil marami pa silang tinitinda gaya ng makeup, bag, alahas at syempre yung paborito natin ng mga underwear. Kayo ba mga kasangkay, nakabili o nagtinda rin ba kayo ng mga Avon products nun? Ano yung mga hindi nyo makakalimutang produkto ng Avon? Pakishare uli sa comment section sa baba. Well, hindi naman talaga natin maitatanggi na malakas talaga yung Avon dati. Pero dahil na rin sa matinding kompetisyon sa mga online company, ay humina na rin ang Avon gaya ng iba pang mga direct selling company.
Pero dahil malaking kumpanya at iconic na ang brand, ay inaasahan kong makakasabay at magtatagal pa to. Kaya nagulat din ako sa balita na nabankrupt na nga raw ang Avon. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Noong 2014 ay nagpatuloy ang pagbaba ng global sales ng Avon o Avon Products Incorporated sa loob ng 5 sunod na taon. Noong 2016 ay ibinenta ng kumpanya ang negosyo nito sa North America at nagdesisyon na lumipat sa UK. Kaya noon pang 2016 ay dalawa na ang nag-ooperate na Avon, mga kasangkay. Ang original na Avon Products sa UK at ang New Avon sa North America. Noong 2019 ay napunta sa South Korean company na LG Household and Healthcare ang Avon North America. At sa parehong taon din ay binili ng Brazilian company na Natura ang Avon Products sa UK. At nito nga lang Agosto ng 2024, nabalita ang pagpa-file ng bankruptcy ng Avon. Kung di mo alam na may dalawang Avon, ay iisipin mo na bankrupt na nga ang brand. Ayon sa balita, ang Avon Products sa UK na hawak ng Natura ang nag-file ng bankruptcy. Nangyari to dahil sa tinatawag nila na talc scandal. Gaya kasi ng ibang kumpanya ay gumagamit ng talc ang Avon sa kanilang mga produkto gaya ng pulbos. Nagkaroon ng pangamba sa talc lalo na yung mga may asbestos dahil sa potensyal nito na magdulot ng cancer. Isa lang ang Avon sa mga kumpanya na nakatanggap ng patong-patong na kaso dahil sa talc scandal. Nauna nang kinasuhan ang sikat din na brand na Johnson & Johnson dahil sa mga talc-based powder nito at gaya ng Avon ay nag-file na rin to ng bankruptcy. Mahigit 300 lawsuit ang hinaharap ng Avon. At dahil na rin sa laki ng magagastos, idagdag pa ang malaking utang nito, ay nag-file na nga ito ng bankruptcy. Pero gaya nga ng sinabi sa mga balita, ay ang Avon Products lang sa UK ang nag-file at hindi kasama rito ang Avon sa North America. Ang tanong na lang ngayon ay kung apektado ba ang Avon dito sa Pilipinas. Naglabas na ng pahayag ang Avon Philippines kung saan nilinaw nito na gaya ng North America ay hindi rin kasama sa bankruptcy ang international operations ng Avon. Nangangahulugan lang to na gaya ng dati ay tuloy pa rin ang operasyon ng Avon dito sa Pilipinas. Isa pa ay hindi naman ibig sabihin na kapag nag-file ang isang kumpanya ng bankruptcy ay mawawala na agad to. Minsan ay ginagawa talaga to ng mga problemadong kumpanya sa pag-asang malalampasan nila ang problema at muling makakabangon. Ilan lang sa mga kumpanyang matagumpay na nakabalik mula sa bankruptcy ay ang Marvel Entertainment, Converse, American Airlines at General Motors. Pero ang importante sa ngayon ay hindi apektado ang Avon Philippines. Dahil alam ko na marami pa rin sa mga kababayan natin ang nagtitinda ng Avon at umaasa dito para sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Avon? Pakishare naman ng mga kwentong Avon ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.